Wala kang pakialam kung celebrity yan. Wala kang pakialam kung legend yan. Diba? O, hinamon mo ako eh. Sumagot lang ako. O, basketball eh. Competitive ako eh. Masisi mo ba ako na competitive ako? O, nagigil ako na masakin ka sa court? O. Sinabi ko lang, sinita ko lang yung mali nyo. O. Nainis lang kayo sa akin. Kasi tingin nyo na hindi ako magaling mag-basketball. Eh, ba't duwag ka? Ikaw naghamon. O, yun ang tanong ko sa'yo. Nasaan ka na ngayon? Nasaan ka na ngayon? Lumabas ka ngayon. Ilabas nyo. Susumbong ka pa sa mga kapwa mong PBA player na mga laos na? Ha? Anong ginagawa nyo dyan? Nagbablog-blog kayo? Real talk lang, ha? Gusto nyo real talkan tayo? Gusto nyo real talkan tayo? Huwag nyo ako dinadaan-daan sa mga pinagtutulungan nyo ako. Kahit magsama-sama kayo mga PBA player kayo na wala kayong mga alam, huwag nyo akong susubukan. Kahit magsama-sama kayo dyan, wala akong pakialam sa inyong lahat. Huwag nyo nilalayo yung usapan. Hindi naman basketball usapan dito eh. Diba? Hindi naman basketball ang usapan dito eh. Ang gusto ko lang, ayusin yung basketball community. Itama yung sistema. I-improve yung sistema. Palitan kung sino yung dapat palitan. Umalis dyan yung hindi deserving. Yun lang. Yun lang. Hindi nyo mamagets yun. Ha? Nilalayo nyo mga usapan eh. Kayo mga PBA player kayo, huwag nyo akong pinapakandaran. Nilalayo nyo, nililis nyo yung usapan eh. Ha? Oh, magaling ka sa basketball. Oh, okay. Porte nyo yan eh. Eh sa buhay. Retired ka na. Sumikat ka ba? Ikaw, Rico Grasshopper, sumikat ka ba? Hindi ka nga kilala ng mga fans ko eh. Sino ka ba? Legend ka ba? Daldal mo ng daldal dyan. Vlog-vlog ka na lang. Anong ginagawa mo sa buhay? Sige nga. After basketball, ano ka ngayon? Sino ka ngayon? Oh. Sinabi mo, hindi ako marunong mag-dribble. Oh, sige, hindi ako marunong mag-dribble. So? Gamitin mo yung utak mo. Ang buhay, hindi lang basta basketball yan. Hindi lang basta patapangan yan. Huwag mo kong diadaan sa pagkaisip bata mo. Alam ko, isip bata ka. Idadamay mo pa yan. Baka mawalan pa ng bahay yan. Huwag mo silang dinadamay sa mga kalokohan mo. Anong ginagawa mo dyan? Sumasaw-saw ka lang naman sa mga sikat eh. O, tapos na yung karir mo sa PBA. O, ano ka ngayon? May pag 5v5 kayo. Umatol kayo sa mga vlogger na maliliit. O, gusto mo basketball usapan tayo? O, sige. Ano achievements mo? Sino ka ba? Legend ka ba? O, baka sabi, baka mamaya, kinocall out ako neto. Akala mo mapatulang kita, kulang pa ang credentials mo. Rico Grasshopper, kulang pa. Sikat ka dati, kilala ka siguro. Yung iba nga, di ka ilala eh. Oh, nung sal days mo, ano nangyari? Sikat na sikat ka ba? Di rin naman eh. Oh, ano? PBA ka? Ano na, balitaan ka ba? Hindi naman na. Legendary ka ba? Hindi, kapit ka lang dyan. Kapit ka lang dyan, ang daldal mo. Ikaw yung pinakalaos dyan, ikaw pa yung pinakamadaldal dyan. Huwag mong pahabain yung usapan. Diadabay mo kasi Idol Alvin Patrimonio dyan. Walang kinalaman dyan. Huwag mong idamay yung mga PBA player dyan na iba. Alam ko mahina ulo mo. Alam ko mahina ulo mo. Kaya nga wala kang narating eh. Oh, real talk. Sige. Anong narating mo? Anong credentials mo sa PBA? Oh, sige, real talk tayo. Oh. Diba? Pag PBA, oh sige, basketball, sige, yan yung bread and butter mo, diba, basketball. Ano pa alam mo sa buhay? Umumpakandaran. Huwag mong ipagtanggol si Ping. Dapat nga, eto ah, medyo na-disappoint nga ako sa'yo eh, Mark Pingris eh. Dapat nga, ikaw yung PBA legend, forte mo basketball. Dapat, ikaw yung mas nakaintindi sana, diba? Kasi kung ang kinoconsider mo ay para sa nakararami, para sa basketball community ng Pilipinas, dapat naintindihan mo ako. Hindi ko alam kung bakit ka nasaktan. Totoo naman yung sinasabi ko, palpak yung gilas. Palpak yung programa ni Coach Chot Reyes. Ba't hindi mo sinabi? Alam ko, dun ka nang mula. Hindi ko alam kung bakit nasaktan yung mga fans mo. Oh. Pinagtatanggol ka nila kahit mali ka. O sabihin mo ngayon, yung public, kung mali ako. Diba? Itama mo. Dapat nga ikaw yung legend. Ikaw yung magsabi. O nga, coach, eh. Medyo ayusin natin. O. Diba? Tapos sabi pa ni, ano, kasama nila sa pagkain, mag-public apology daw ako kay Ping Riz. Ano mag-public apology sa inyo? Pag-umpug-umpugin ko pa kayo, eh. O. Hindi naman ang buhay. Hindi naman basta basketball yan, eh. O. Kung gusto nyo talaga makipag-debate sa akin, ang public apology. Ha?
kayo mag-public apology sa akin. Mark Pingree, sinamon mo ako, sumagot ako, naduwag ka. Ikaw mag-public apology sa akin. Kala ko matibay ka. Oh, hinamon mo ako eh. Oh, huwag niyo kakalimutan yun, guys. Hinamon ako. Oh, sumagot lang ako. Tapos ako magpa-public apology. Eto ah, sa lahat ng kabataan. Sa lahat ng kabataan, eto ang lesson. Pinapakita ko sa inyo eh. Kasi wala na magsasalita nito eh. Wala nang pwede. Wala na eh. Sino ba? Sinong influencer ang pwede? Eh, maraming influencer. Oh, sinong pwede? Oh. Kasi ako, nandito ako, hindi ko goal na ma-impress kayong lahat sa akin. Wala akong pakialam. Diba? Kung ma-inspire kayo, kung ma-motivate kayo, okay lang. Pero kung hindi naman, okay lang. Sinasabi ko lang yung totoo, yung reality ng buhay. Binibigay ko sa inyong lahat, mga Pilipino, magising kayo sa katotohanan. Hindi na itatama ang isang mali sa pamamagitan ng pagdami ng mga credentials sa buhay. Kahit celebrity ka, kahit artist ka, kung nagkamali ka, mali. Learn to accept it. Learn to accept it. Dunukin niyo yung pride niyo at itama natin yung mali. Doon lang tayo magbabago. Kasi kung lungkot-lungkutan, paulit-ulit eh. Paulit-ulit eh. Aminin niyo mali niyo, then itama natin yung program. Kung hindi niyo kayang itama, umalis ka dyan. Ibigay sa mas deserving. Okay? Yun lang yun eh. Tapos yung usapan, pinahaba-haba ninyo eh. Ah, wala akong pakialam sa mga PBA Moto Club na yan. Wala akong pakialam. Kung masaya kayo dyan, okay lang. Wala akong question dyan. Pero huwag niyo akong inadamay sa mga kalokohan ninyo. Mga isip bata kayo. Ikaw, Rico Grasshopper, ah. Wala akong mapapala sa'yo. Bangko ka sa PBA. Wala ka pang nararating. Hindi ka nga kilala eh. Real talk, bro. Real talk, bro. Oh, di ba? Para saan yung muscles? Gusto mo turuan kita. Wala kasi nun eh. Pati dito wala ka eh. Sinasabi ko lang yung totoo. Okay, huwag niyong paikutin. Huwag niyong paikut-ikutin yung buhay. Oh, baguhin nyo. Yon, Coach Chot. Kung napapanood mo po ito, I respect you as a coach. Okay? Sana lang po, itama lang natin. Para sa basketball community. Yun lang. Wala po akong personal na galit sa inyo. Gusto ko lang pong itama or i-improve. Or kung ano man pwedeng gawin. Yun lang naman po eh. Di ba? Hindi lang naman basketball ang usapan dito eh. Basketball community to. Wala akong pakialam sa credentials mo. Basketball community to. Sinita ko lang, nasaktan ka. Oh, hinamon mo ako, pumalag ako. Yun lang yun, nasan ka na. Oh, kung gusto mo ko labanan, laban tayo, walang problema. Diba? Pero ayusin nyo pa rin yung gilas. Huwag tayo magtangkang dito, mga Pilipino. Basketball community, magising kayo. Yun lang yun. Diba? Hindi naman talaga magaling mag-basketball eh. Diba? Pero hindi ko kayo urungan. Ang daan niya. Sa mga kabataan, maraming ganito. Itong lesson dito ah. Bakit daw? Ito, may nagsabi. Bakit daw motivational speaker ako tapos puro ganito sinasabi ko. Yun nga dapat yung tama eh. Sabihin mo kung ano yung masakit. Sabihin mo kung ano yung kailangan. Pinaparinig ko lang sa kanilang lahat kung ano yung kailangan nilang marinig. Kasi yun lang yung way para mabago yan. Yun lang yung way para maitama lahat yan. Kasi kung walang magsasalita, puro sinusugarcoat, dahil gusto ng mga tao, pogi sila sa social media, eh, bala sila doon. Pero ako, iba yung style ko. Duduruging ko kayo. Durog na durog para magbago kayo. Diba? Hindi ko kayo babalahin, bro. Wala akong pakialam kung sino kayo. Yun yung mindset ko. I don't give a shit, bro. Kahit sino ka. Kahit sino ka. Pag magkamali ka, eh, mali ka. Diba? Kung hindi ka deserving, eh, improve mo. Malis ka dyan. Or something, diba? Yun yung perspective ng buhay. Huwag nyo daan-daan sa basketball ninyo. Makawala kayong alam. Oh, ito. Ano daw matututunan ng kabataan? Guys, kasi sa buhay, ganito yan. May mga situation kasi sa buhay natin na maraming ganyan na may mga tao na akala ninyo ay akala nila ay mataas sila, marami silang achievements. Itatry nila kayong bulihin ngayon. Itatry kayong i-challenge or something. Don't back down, bro. Respect yourself. Paglaban mo, kung nasa tama ka, yun lang yun. Don't back down, bro. Huwag mong silang tignan kung sino sila. Huwag mong tignan kung sino yung tao na yan. Huwag mong tignan kung ano yung mga credentials nila. Okay? Paglaban mo yung sarili mo, respect yourself. Basta nasa tama ka. Okay? Kasi pag na-master mo na yung sarili mo, walang makatalo sa'yo. Yun lang yun. Okay?
Pinapaikot-ikot nila usapan eh. Sa lahat ng kabataan, yan yung lesson. Kapag may nakita kayong mali, sitahin nyo. Sabihin nyo, speak up. Yun lang yun. Hindi yung tatahimik ka na lang dahil keso ganito siya, keso head siya. Wala, hindi pa pwede yun. Hindi nagbabago yun. Kahit nandito ka or nandito ka, once na magkamali ka, parehas lang na mali yun. Gets nyo? Paglaban yung karapatan nyo. Yun yung gusto kong influence na makuha ninyo. Wala naman tayong ginagawa masama eh. Ako nga yung hinamon eh. E ba't ako yung nabash? Diba? Kasi marami pa rin Pilipino na nagtatago sa saya ng mga magulang nila. Maraming palamunin, yan, maraming hindi kayang tumayo sa sarili nila. Paglaban mo, tama ka, para magising lahat. Diba? Hindi mo pwedeng babait-bait sa buhay, bro. Ang daan niya yan. Yun yung gusto kong maipakita sa inyong lahat. Kahit lahat hinihinta ko, wala akong pakialam. Kasi hindi naman yung goal ko eh. Wala akong kailangan i-prove sa inyong lahat. Sinabi ko, yung hindi ko nagustuhan. Diba? Sinabi ko, sinita ko. Oh, hindi ko gusto eh. Hindi ko gusto yung nakita ko eh. Sinabi ko. So, wala, hindi ko na problema yun kung hindi nyo kahit take. Hindi ko na problema yun kung nasaktan kayo. Problema nyo yun. Basta ako, sinabi ko lang. Ngayon, bahala na kayo kung paano nyo i-handle yung gano'n. Gets nyo? Kung iti-take nyo yun as a challenge to improve, okay. Kung iti-take nyo yun, maglulungkot-lungkutan kayo at magagalit kayo, nag-emotional kayo sa buhay, choice mo yun. Yun lang yun. Lahat ang sinasabi ko, iba't ibang tao nakakarinig nito, nakakita nito. Okay? So, nasa sa inyo na lang kung paano nyo gagamitin itong information na pinapakita ko, binibigay ko sa inyong lahat. Kung makakabuti ba sa inyo, edi good. Kung makakasama sa inyo, problema nyo ngayon. Buhay nyo yan. Control nyo yung pag-iisip nyo. Tsaka kung ayaw nyo akong makialam sa mga ginagawa ninyo sa basketball, huwag nyong gamitin yung salitang Pilipinas. Kasi once na ginamit yung salitang Pilipinas, part ako dyan. Pilipino ako eh. So may right akong i-express yung opinion ko. Okay? Sa mga team ninyo, sa PBA, wala akong pakialam doon. Kasi private yun eh. May brand yun eh. So kung ayaw nyong pakialam ako kayo, huwag nyong gagamitin yung salitang Pilipinas. Okay? Gilas Pilipinas eh. Diba? Public interest yan. Hindi pwede mahihina dito sa social media, mga brothers. Diba? Kung mahina-hina kayo, huwag kayo dito eh. Hindi lugar to ng pamahina tao. Yung lesson learned sa inyong lahat. Welcome to social media, bros. Ha? Ito nga pala yung sort ko, motivated Pilipinas. Maraming salamat po sa nag-avail. Na-appreciate ko po yan. At ito po suot ko yung black, yung sinuot ko last time yung kulay blue. At meron din po itong color white. Okay. So maganda siya sa suotin. Pag suot mo talaga, yun, iwan lahat. Hindi ka ba natatakot dito? Ha? Kayong mga ano kayo, mga player kayo, ha? Iwan lahat. Hindi mo ba alam to? Lahat ang iwanan eh. Diba? Yun ang pinakadelikado. Yung tao kaya mawala ang lahat. Yun yung pinakadelikado. Kung sa basketball siguro, pwede nyo sabihin yan na marami pa ang pangkainin bigas. Pero sa buhay, sa reasoning, alam nyo na.